Magandang gabi po sa inyong lahat. Now, ang topic natin today is the speech of the President on Constitution Day, which was 2 days ago. And medyo masaya to kasi I went through the whole speech word for word, verbatim. So, tingnan natin kung ano yung sinasabi ng Pangulo. May mga tao na nagsasabi na ang ibig sabihin daw nito ay yung kanyang desire, kumbaga para na mabago ang saligang batas is limited to the economic provisions, but is it really? At base dito sa kanyang sinabi, alam natin na, alam ng Pangulo na tinitignan natin word for word ang kanyang sinasabi, and therefore mahalaga na tignan din po natin exactly what he meant by that. So, without further ado. So, ang speech na tinutukoy natin ay Constitution Day. So, that was about 2 days ago po. Hindi ito yung sa Bansamoro. Ito po ay before the CONSA people. So, hindi natin i-discuss verbatim. In the first part, there's a big discussion about protecting the Constitution, and the Constitution mandates that there is a specific territory and they intend to keep that territorial integrity. Pagnig ito, of course, against the calls for a separation of Mindanao. So, we note, okay, before this, we will note also that the speech was given before he went to Davao. And it is of note na pinag-uusapan ang saligang batas. Kasi ang foreign troops dito sa Pilipinas is, well, unless there is an agreement, is anathema to our constitution. It cedes a certain amount of sovereignty over territory because foreign troops represent a foreign sovereign. Kapag kapag military ang representante, ang military, it represents a different country and a different sovereign. So pagka nandito ang foreign military troops, mayroon din tayong questions about are you really upholding the constitution? Lalong-lalo na dahil napaghalataan na, ay wait, oh this was 2 days ago, so more than 2 days ago. More or less around the time that he went to Davao, ano? Ngayon, ang tanong, di ba? And since we're talking about foreign troops, ang reason kung bakit nagkaroon ng expanded EDCA is because mag-render daw ng humanitarian assistance, ang foreign troops dito in case of disasters. Well, there was a disaster in Davao, pero ni anino ng mga EDCA troops na ito, hindi po natin nakita. And therefore, what are they really here for? Diba? Ano ba, sa Luzon lang ba sila tutulong? O hindi, kumbaga, ang humanitarian assistance ba na yan ay limitado to particular jurisdictions or particular territories or certain municipalities in the Philippines? Ano ba talaga, kuya? So, dyan po nag-start ang ating discussion on the President's speech regarding the Constitution. So, sa umpisa, he talks about, there are issues about the Constitution that have been brought forward. So the first one that he talks about he said, my predecessor has once declared before this august body that the Constitution is our unifying factor. Painstakingly, our progenitors have made this pact for us to be one and united. Once we start to destroy the Constitution, there will be breakage in our society. Again, it isn't so much the unifying factor of the Constitution. That's not what President Digom had said. The Constitution is the document that turns us into a country, constitutes us into a nation, because it expresses the ideals, it expresses the territory, it expresses the principles and doctrines upon which all policy is made. So he misses this point a little. Sinasabi niya unifying because gusto niyang tumalon into a question of territorial integrity. So, I'm not saying and not criticizing him yet, ha, dun mga trolls. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang. Wala pa akong sinasabi na ikagagalit ninyo. Hold on muna kayo kasi mamaya pa yun. Sabi niya, the new call for a separate Mindanao is doomed to fail. The BARM itself has repudiated this preposterous proposal. And so did other political leaders of Mindanao. So, medyo may patama siya doon. This is because there can be, as in fact there already is, genuine and effective call for local autonomy. Nakikinig ang Pangulo sa mga sinasabi natin. Sa mga ibang bloggers, I'm not sure how many had talked about BARM and the local government code as the precursors for local autonomy, for eventual possible leap into federalism. Walang ibang nagdi-discuss nito kundi dito sa Luminous.
So ang ano ko, we have no choice but to think that either we think in parallel, or not parallel lines, we think the same, or that they have been listening to us. It also talks about the constitution not embodying a right to rebellion. Sinulat po namin yan sa Luminous under, ano, it was Attorney Ahmed who was writing about the right to bear arms. Now dito sa Pilipinas, may mga ano, pareho halos nung nag-start tayo in the proto-constitutions, ito yung mga dokumento prior to the creation of the 1935 constitution. Nung ano, merong mga, naaalala nyo to sa social studies, yung mga Tidings-McDuffie Act, Jones Law, etc. Dahan-dahan, they were building a constitution for us. Dahan-dahan, ini-introduce sa atin yung mga prinsipyo, dokument, doktrina, at saka ano, mga karapatan that governed the US to test it dito sa Pilipinas. And then later on, meron na tayong Bill of Rights. At doon sa Bill of Rights po, parehong-pareho yung binigay nila sa atin except for two major ones. Two lang naman pala, not major ones. There's no major minor rights. Two of the rights were not recognized here. The first was the right to a jury trial. Sabi nila, hindi daw masyadong fully developed ang intellect natin ng mga Indians to handle a jury trial. Kaya hanggang ngayon, hindi po tayo nag-jury. Ngayon, kahit sa US, hindi naman po lahat ihinaharap sa jury or sa grand jury. Now, grand jury determines something like probable cause. Hindi siya probable, but to determine if there's sufficient facts here to constitute a crime. Ngayon, doon sa regular jury, they make a determination of facts. Inaaral nila yung mga testigo, yung mga ebidensya, only to determine what happened. The judge is the one who determines what the law is. O ano yung applicable law? Paano babasahin ang law? Paano i-apply dito? Kailangan bang i-exclude itong ebidensya na to? Because the jury needs to be instructed by the judge what evidence they should be allowed, they should listen to, and what evidence should be excluded and should not be part of their deliberations. Okay. So, ipaktapos. So, wala tayong ganon. Ay, wala tayong trial by jury. It is not a right that was recognized under our own Bill of Rights, copied almost verbatim from the U.S. Constitution. We don't have amendments because instead of amending our constitution, we actually created more other constitutions. From 1935 up to 1972, we had the 1935 constitution. And then from 1972, after the convention of 1971, we ratified by viva voce, which means walang ballots cast. Ginadar yung mga tao sa barangay, sinong sang-ayon dito sa saligang batas, ako po, ay ma'am. Yan. We ratified the 1973 Constitution. Wala po tayong amendments. The other and the more significant one is the right to bear arms. Sa US, the right to bear arms is always in the context of a militia. What is a militia? Ito yung mga ino-organize na mga, how do you call this, na mga civilians that have the right to bury the state's arms, bear the state's arms. Dala nila yung armas, pero yung armas na yun gobyernong nag-issue. So that is the definition for the right to bear arms. Merong mga gun proponents doon sa US who say na it is not in the concept of a militia where the citizens bear arms against enemies of the state or against the state itself when the state has become oppressive. What we have in our constitution is the AFP is the protector of the people and of the state. So it isn't the civilians, but this is the 1987 constitution. Hindi po yung mga civilians ang may right to bear arms as against the state, but it is the AFP. Right? Significant yan dun sa speech ni Pangulo later on. Sinabi niya, he was clear to underscore na walang karapatan to rebellion. Doon sa ibang bansa, particularly in Switzerland, kung saan hinango ng US ang kanilang saligang batas, ang provision na sa kanilang saligang batas on the right to bear arms is that sometimes the citizens need to bear arms against their state or their government. Okay? Are you still with me, guys? Okay, ano nga, kasi iba-iba yung mga nakikita kong mga komento eh. Puro mga FGMA. Naman, guys, let's stick to the topic muna. So, I mean, I'm not here just to answer your questions. I'm also here to explain what's going on para alam niyo later on you can form an informed opinion kung anong gagawin natin tungkol dito sa saligang batas. Right? So, seriously, bakit ganun? So, may mga ano, no, I won't explain anything outside of the topic right now. Later na siguro 'yon.
Don't interrupt. Kasi if you interrupt me, I lose my train of thought and na-erase. Tinitignan ko yung mga live natin dati. Minsan nangangalahati pa lang ako dun sa topic kung ano-ano na yung mga tinatanong ninyo at nababagabag ang isip ninyo. So yeah, you can wait for the question because I see your questions eh. So kung magtatanong kayo ng hindi dito, malilihis tayo and you will not know. And this is something that I feel that you should know. Whenever the president makes a speech, we can hold him to these speeches and say, Mr. President, on such and such date, or in your speech before, let's say this one, on Constitution Day, where you told PhilConSA and the public that we don't have a right to rebellion, we don't have a right to this and that, why have you changed your mind later on? Diba? Kailangan yun. Thank you kay Maverick, sabi niya, tuloy-tuloy lang, attorney. Opo, ganyan naman po ang ginagawa ko, but I have to stop sometimes kasi nakaka-distract. It also means that many here are not actually listening. So, yung iniintay nyo lang yung pagkakataon na magtanong kayo tungkol sa topic na gusto ninyo. So, eh, hindi ako galit. It's just very, very distracting. Okay, so yung dalawang rights na yon, hindi yun sinama dun sa, ano, sa ating original Bill of Rights under the 1935 Constitution. So, wala tayong right to bear arms, wala tayong right to a jury trial. Yung right to bear arms dapat ngayon in the concept of a militia, meaning sometimes we can protect ourselves against the state. Yun yung original, yung sa Switzerland. In the US, binago nila yon dahan-dahan. And they were saying it is in the context of, ano ba yun? A regulated militia. So ano yung regulated militia? I mean, it's Attorney Ahmed who wrote this, nakapost yan sa Luminous. So what is a regulated militia? Ibig sabihin, may government control pa rin or may government restrictions pa rin on the right to bear arms dito. And it should be in that concept. And what is a militia? A militia is a civilian population galvanized or recruited or drafted in order to serve the government still as ano civilians, not the government, to bear arms as civilians. So, in-underscore yan ng Pangulo, but I am sure, aware, kung sinasabi nila yan eh, parang inaano nila, ini-emphasize nila na tayo, wala tayong ganung right. Wala tayong right na makla sa ating gobyerno. Walang right to rebellion. Yun yung binanggit ng Pangulo dyan. Which is why, nagiging mahalaga ngayon yung usapang military. Kasi, sino ang pwedeng mag-bear arms laban sa ano sa estado? Only in the concept of protection and protection of the people as against the state. Sabi ni Benedict, is militia stated similar sa CAFGU? The CAFGU, yes, is a form of militia under the supervision of the military. But actually, these are military conscripts. Meaning, civilian sila with the possibility we undertaking military functions and under the control and supervision of our military. In this particular case, the armed forces. Right? Pero hindi po sila ang militia in the concept of the constitutional provision of the right to bear arms in the U.S. No, wait, tama kayo. It is in the, they are, the, sorry, are militia under the constitutional guarantee in the U.S. Sa atin, walang ganon. We have a militia under the full control of the military. Pero exception siya. It is not a right. Ay pag binigay natin sa kanila ito, yung right to bear arms under the supervision of the military, they are an extension of the military, although civilian sila. Sabi ni Ma'am Joan, did their forefathers think that giving citizens arms can be used to oust the government? We look at the nature of the U.S. Tignan niyo yung history nila. May right ang mga states mag-rebel against the federal government. Pwede sila mag-secede, technically, no? Because nanggaling sila sa revolution against the mother state. Colonials, colony sila. They were the colonies ng UK, one of the colonies of the United Kingdom, of Great Britannia, so to speak. And they rebelled against the colonial power. So, yun yung, ano, that's why they have that right. Tayo, bakit wala tayong right? Kasi nung dumating ang mga kanu dito, alam nila yung pwede nating gawin as against them. Kasi ginawa na nila kay Britannia, di ba? Ginawa, so ayaw nilang gawin natin yon. They did not allow us the right to bear arms. Alam mo, kahit bolo, binawal nila doon sa American colonial government. Kung kaya't yung knife arts natin na Petit Quitter Shakali, dito sa Luzon, turned into armies. Kasi bawal ang bolo, bawal ang knives, natatakot yung mga iilan lang kasi ang ano, Guardia Civil dito. Iilan lang yung actual Spanish law enforcers dito sa Pilipinas
And we could have easily rebelled against them, which is actually what happened. So para makontrol nila tayo, bawal tayo magdala ng mga bolo. Yung mga magsasaka na dapat kahit nangangailangan parating may knife or may bolo, in the fields, binawal silang magdala-dala noon pag naglalakad-lakad. Iiwan mo yung bolo mo sa bahay, pero allowed ka magdala ng gantok. And later on, this became the basis for arnis. Okay. So, okay pa tayo? Later on, nagsisegue siya to the economic provisions. So, ano yung sa economic provisions dito? Sabi niya, our country's economic well-being is a distinctly important concern. Sabi niya, many sectors of society, particularly businesses, have pointed to certain economic provisions in the Constitution that inhibit our growth momentum. You know why he said growth momentum? To give the impression that there's growth. Di ba nag-slow down nga yung growth? Okay. Ng GDP, ha? Ng GDP. Anchored on these restrictive provisions, there are laws that prohibit certain kinds of foreign investments and thus limit our economic potential and our global competitiveness. Sabi niya, since the 8th Congress, the 100 measures have been filed calling for amendments. And this is what's important to us. He said, we must allow this healthy and democratic debate to rage on, engaging and informing the minds of our citizenry, especially since the socio-economic development of our country is directly involved. Pansinin niyo yan, ha? We must allow this debate to rage on. Bakit? Kailan ba tayo nagkaroon ng public debates about this? Well, we're only doing it here on social media and it's very limited. What he actually means is the debates are limited to that of Congress. So, sabi niya, our bicameral Congress and our built-in checks and balances, yada yada, are wonders to behold. We must allow our democratic institutions and mechanisms made possible by our constitutional order to take their natural course. What does this mean, to take their natural course? We must allow our democratic institutions and mechanisms made possible by our constitutional order. This is people's initiative to take their natural course. If he takes the side of people's initiative, he will say that mga tao naman ang naghikayat niyan. That is the natural course. Natural course, ha? Kung people's initiative yan. Kung people talaga. Pero kung hindi yan people, that's not what he's talking about. He says that this, however, I'll clarify pa, this administration's position in introducing reforms to our constitution extends to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our country's economy, nothing more. Wait, what does he mean? Kasi those are two things. Sabi niya, economic matters alone, or those strategically aimed at boosting the country's economy. Ibig sabihin, pwedeng hindi dun sa economic provisions ng saligang batas. Thank you kay Melanie Rose. Melanie for the roses. Pwedeng hindi economic provisions lang, but those strategically aimed at boosting the economy. So kung sabihin na, oh, foreigners, you can own land, pwede, limited. Although sinasabi niya earlier on, wala siyang intention na magkakaroon ng foreign-owned land dito. Nasaan na ba yun? Hanapin ko lang, shucks, nawala. Shoot, nawala ko. Anyway. So, sabi niya, yan. So, yun yung important doon. Economic matters alone. He does not even say economic provisions alone. So, muli, hindi niya sinasabing doon lang sa economic provisions. Pwedeng strategic, meron silang tatargetin na ibang provision nang sa gayon ay supposedly ang kanyang resulta ay economic boosting our country's economy. But how will we know that until we try, di ba? And then when we try and it does not boost the country's economy, sorry na lang kasi nabago na yung saligang batas. Di ba?
Sabi ni Ferdinand Magellan, world traveler, flowery words, wag kami. So hindi rin natin masasabi ha, na itong People's Initiative ay tapos na. Kasi sinasabi niya, to take its natural course. Yung mga provisions sa saligang batas, institutions, etc., must be allowed to take its natural course. We must allow our democratic institutions and mechanisms made possible by our constitutional order. So, nasa saligang batas ang PI, di ba? To take their natural course. So, he's saying na, hindi pwede pag Kongreso ang hindi sa tao. Pero kung sa tao talaga galing yan at sino naman ang magde-determine yan kung di ang COMELEC, then, okay lang yon. So, we don't know. Ang totoo niyan, he is not saying na walang people's initiative. Ang sinasabi niya is that we allow it to take its natural course. Also, ang sabi niya is the administration's position in introducing reforms to our constitution extends to economic matters alone. Economic matters are not equal to the economic provisions of the constitution. For those strategically aimed at boosting our country's economy, again, not limited to the economic provisions. Okay. So, what do we do? Given this, in other words, the president has once again taken the stand of no stand, has taken the stand of vagueness. So, he's saying, no, pwede ito, ganito, that it should be the economy, it's about the economy, etc. But we should allow the provisions to take their natural course. Maniniwala ba tayo? Hindi na tayo sigurado sa mga sa mga sinasabi niya. Grabe ko yun, budol kagad yung inisip ninyo. Kasi babalik tayo dun sa unang nating sinabi. Hindi ba Mr. President? He was the one, si Mr. President, eh siya yung pumayag sa expanded EDCA. At with the possibility, the open possibility, na magkaroon ng dagdag pa na expansion ng EDCA. Dahil ginagamit natin itong EDCA na to, ang mga tropa ng US dito, para tumulong mag-render ng humanitarian aid. Asa ng humanitarian aid na yan nung binaha ang Davao? Nakailang bagyo na ba tayo? Ilan beses silang tumulong? Mali yung tanong actually. Sabi ni Patatotini, assuming we allow full land ownership by foreigners, would landed families let go of their prime realty estate? Number one, your question is speculative. We don't know what law they're going to pass. Okay, we don't know if they will allow full land ownership, minimal land ownership, partial land ownership, and what rules would govern that. Second, would landed families let go? You assume na pipilitin natin na lahat pwedeng magbenta. Hindi po ganun yun. But yung mga ganyan, we would require the government to first acquire it by eminent domain. So, pagdating sa eminent domain, kibirang pumayag sila o hindi. Given na yun. Sabi ni Lucas, siya kasi ang magbe-benefit sa PI kaya indirectly sinusulong niya. Sabi ni Kevin, humanitarian by their own cost lang yan. What do you mean by their own cost? Sabi ni Ian, how ironic, Partido Federal ang Pangulo pero hindi federal government ang isinusulong. From the start naman, he was clear about that. Hindi talaga kasama sa federalismo yung kanyang agenda. At maliwanag na parang transactional yung agreement nila with Partido Federal. So, I don't know. I don't know kung tamang singilin natin ang federalismo sa kanya. Wala akong nakitang pinangako niyang ganun. Sabi ni Amir, sino kaya nag-prepare ng speech niya? Uy, grabe ko yun. Merong there's a Bureau of Communications na technically, that was under me before, OPS, but inattach namin sa Office of the President for a while para diretso na sila gagawa ng speech. Speeches. Talagang trabaho nila yon. Sabi ni Piling Profesora Channel, di na kailangan ng logic, but uhaw na uhaw si Tamba at mga tong iba talaga ang gusto nila. Di kami mailad
ninyo. Ah, di kami mailad ninyo. Uy, tambaluslos po eh. Ay. Sabi ni Ayaw Lagi, a president talking about change in economic matters in charter change is a PI pa nga nagkaka-issue na. Delusional. Sabi ni Gina Fe, nawala sa notifications ko sa Facebook ang Luminous. Ma'am, nire-restrict na naman po kami, pero aminado sila, wala kaming kasalanan. Ewan ko kung bakit. Sabi ni John, correct, dapat malawak yung scope ng humanitarian aid under EDCA, lalo na sa calamity sa Davao. Hmm. Sabi ni Leo, nakakatakot isipin na kaya pinayagan ni PBBM ang expanded EDCA dahil sila tutulong kay PBBM in the event that a revolution against this admin is attempted. Hindi pala WPS ang issue ng EDCA. Oh, but please take note, if the constitution is existent at that time, bawal din po yun. Ngayon, unless he wants to be the president to use foreign troops to defend himself. So anong ibig sabihin nun? Sabi ni Ma'am Helen, alam kaya ni Lagdameo ang pinagsasabi nung isang araw sa Davao? Ay nako, isa pa yun. Huwag naman po mag-all caps. Sabi ni Rafi, posible kaya na mapatalsik ang Marcos Senior dahil kay Junior? Nakisali na ba siya dati? I don't think so. Huwag naman natin isipin ng ano, may kasalanan sa walang kasalanan. Thank you kay Des for the roses. Tama, Ma'am Joan. Eh si Cory nga humingi ng tulong sa US na bombahin yung mga nag-rally. Well, flyby lang po yun. And that was the limitation of what they can do. Wala talagang binomba na ang US noong time na yun. Ang nag-release ng mga yung mga strategic ano na ganon were the Philippine Air Force po yun. Sabi ni Ray, tama, hindi pala WPS ang intensyon ng EDCA kundi yung revolutionary against the administration. After 2 years, sabi ni Ma'am Stormy, may bagong Pilipinas, tapos bagong constitution. After 2 years ulit, palitan ulit ng bagong constitution. Sabi ni Corazon, gusto niya ulit tayo mabudol dyan sa PI na yan. Bigla tayong na-surprise. Ma-surprise, boom, 10 years na ang termino ni BBM. Aray, oo nga naman. Okay. Check ko lang yung mga nag-follow dito sa ano sa Luminous Group. Hi kay Maneka, Salvacion, Joseph, Tessie, Jovelyn, and Loretta. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi ni Kevin Okindo, bagong Pilipinas means bagong increase sa price ng mga basic commodities. Aray. Na-pick up na din daw, sabi ni Shara, ng international news yung sinabi ni FPRD kay PBBM, First Post News. Really? Oh, that's interesting. Thank you kay Piats para sa gifts ninyo. Sabi ni Rafi, kung 10 years term niya, baka yung bigas umabot sa 1K. So, sabi ni Jose, do you think Marcos will be impeached by the House? There's not a snowball's chance in hell under this, ano, under this Congress. Talaga? Under that speaker? Ito, sabi ni Lolo Mites, no foreign-owned land, corporations lang, delikado rin yan kapag ang mga banko maging 100% foreign-controlled. Baka pati central bank knowing private corporation controlled by global financing oligarchs. Sabi ni Lucas, nung panahon ni PRD walang kumontra sa balak niya sa federal form kasi kitang-kitang intensyon. Ngayon, iba. Walang kumontra except sarili niya. Later on, after study. Sabi ni Tony Amor, export processing zones, foreign companies just hold rights to the property they use. Maybe these lots can be owned by foreign companies. Ay nako.
So, sold ka na sa foreign ownership. Diba? Sabi ni Joseph, our vote is sacred. Kaso yung binoto natin ay walang pakialam kung anong mangyari sa mga boto ng mga paslupang tulad natin kung magkakahikahos o mamatay man sa gutom. Ang land kasi is a limited resource. Pati yung natural resources natin, halimbawa, with the exception of geothermal energy, no? Timberlands, or timber, sorry, not lands. Yung mineral resources natin, water, and so on, yung 100% ba natin ng tubig? Eh, hindi naman niya kaya. Diba? Sabi ni Well Falx, been watching the Senate hearing on Chacha, looks like a showdown between two houses. Well, mabuti nung mag-away sila para sa akin. Para may balance eh. Dati, matagal na nga. Kaya nga, yung mga nagsusulong ng parliamentary, ako dati gusto ko yung parliamentary. Ngayon ko na-realize na in the wrong hands, yung parliamentary na yan. Yan, sinasabi ng ating Pangulo, yung parliamentary, ay maaaring mag-create sila ng forever ng mga taong nag-o-occupy sa positions nila. So, para sa akin, teka muna. Ang dami nating kailangan gawin. Halimbawa, kailangan natin ayusin ang edukasyon. Kailangan we bring our students, our citizens, up to speed. Kailangan umabot sa punto na nakakaintindi tayo ng mga consequences ng mga ganitong desisyon. Sasabihin ng mga tao, eh kailan pa? Grabe atat. Seryoso. Para sa akin, kung hindi tayo ready. Kung uuradahin natin simply because you want a change like that, without understanding the consequences of what an uninformed citizenry can do to something like this. An uninformed citizenry electing only the people that they know into a parliamentary seat. And then that government re-electing itself and re-electing itself ad nauseam. Ay nako. Ito, si Paul tama. Sabi niya, pwede ba charge selected congressman per code of official conduct ang taong bayan? Wala nga po eh. Pero dapat meron tayong ganun. Tama kayo. Ang iniisip ko nga ay recall elections. Pero mas tama yung ginagawa ninyo. Kasi hold them to a code of official conduct. Tapos ang dapat i-elect na lang yung mga ordinaryong mamamayan o taong bayan na uupo para dinggin sila sa code of conduct. Hindi pwedeng sila lang ang magpupulis sa sarili nila. Sinasabi nila, elected sila ng taong bayan and therefore hindi dapat sila ganun kadali alisin. Pero kung taong bayan ang mag-aalis sa kanila, ibang usapan yan. Sabi ni Stormy, Ma'am Stormy, taas na naman ang kuryente ng almost 150 per month dahil sa distribution charge at pagtaas ng dollar, isa pa yan, nako. Yung pwede silang mag-increase pag nag-increase yung dollar rate kasi sinasabi nila, nagiging bumababa yung value ng peso and they will need more to pay off their loans. Itrabaho nyo yan bilang mga negosyante. Kayo yung bahala mag-finance sa sarili ninyo. Kami pa ba sasagot niyan? Bakit ang taong bayan ang sasagot ng kanilang mga overhead lahat? Sus! Sabi ni Cuenca, wala kahit baguhin ang constitution, kailangan may pangulo na may pangil at kamay na bakal. Ang pangulo natin ngayon, kamay na na back something. Kunawa? Sabi ni Elpidio, you can't expect positive Duterte group. But what I observe now, people are supportive to bagong Pilipinas. Ay, sorry. Ang support ng mga Duterte, parang mantika natutunaw. Pero na-miss nyo yung 61% ni Inday. Ay, kaloka.
Ay, nako. Ay, pinasok na po tayo ng mga boss. Pero natuto na sila. Yung iba sa kanila, hindi na tayo binabash. Pero sinusulong pa rin nila at ginagamit pa rin nila yung, ano natin, yung audience natin by posting their comments here. So, ingat-ingat lang. Sabi ni Yen, yung admin today, kulang na lang itisin. Sabi ni JR, tatlo presidente ngayon dahil sa weak leader. Sabi nga ng iba, hindi naman daw siya weak, may kano eh. On regular working days ba daw talaga, ano ba talaga ginagawa at approve ba nga? Okay, okay, wait. Anong connection nito sa sinasabi natin dito? By the nature kasi, ano yung gusto ninyo? Performance review ng mga senador? Hindi ako sure kung ano yung tinatanong ninyo. Sabi ni Leo, Congress din nag-approve kaya pati systems loss ng kuryente natin tayo nagbabayad. Nakakasuklam talaga. Sabi ni Ma'am Oseng, it's not enough to exercise rights. Some people do not understand the responsibility and accountability attached to their demands. Totoo yun. Totoo yan, Ma'am Oseng. Sakto si Ma'am. Magaling si Ma'am Oseng sa ganyan eh. Bilis niya makaspat. Kasi marami sa atin, linlang na linlang. Gustong gusto. Federalismo na. Pero hindi pa natin naaaral ano yung mga epekto. O ngayon lumalabas na, FedPAL ba ika ninyo? Kasi Pangulong Duterte na nga ang nagsabi, magkakaroon ng isang ruling family or ilan lang na ruling families forever under that particular system. Di ba? Ngayon pa lang hindi natin makontrol at nagsususpecha tayo dun sa dayaan o kaya dun sa eleksyon, puro mayayaman na lang ang nakakapasok. Bago na nga tayo ng bago ng rules, pero let's face it, ang hirap talaga para sa isang ordinaryong mamamayan na makapasok ma-elect dahil sa sobrang mahal. At dahil dyan, hindi yan magbabago sa FedPAL. Okay? At ang mangyayari is that we will keep sitting them in. Yun ang sinabi ni Pangulong Duterte sa parliamentary doon sa Davao Rally speech. Kailangan din natin buksan ang isip natin. Ang tagal natin hinikayat, o kaya tama, federalism. Ang sumulong po niyan ang mga LGU. At sila kasi ang sumuporta kay Pangulong Duterte, kaya naging bahagi ng kanyang campaign. Pero hindi siya yung type na susunod-sunuran lang dun sa mga tumulong sa kanya. Hindi siya yung type na magsasabi na, uy, salamat, nag-contribute kayo sa kampanya ko. Sige, siguraduhin ko makuha ninyo yung gusto nyo. Hindi! Nagpaaral siya. May commission to study the constitution. May mga consultations. So nung nano, kahit si Presidente, sabi, teka muna, hindi kaya. And remember, mayor siya. Para sa kanya, maganda sana yun. Pero kahit siya, bumitiw dun sa idea ng federalismo kasi hindi pa kaya. Baka later on. Taasan muna natin awareness, antas ng edukasyon. Yung insurgencies, plural, kailangan matanggal. Sabi ni Yen, kaya dapat maging maingat tayo sa pagsuporta. Dapat alamin muna natin mga bagay-bagay bago umagree. Oo, at saka wag naman yung ano tayo, yung committed sa isang idea. Hindi kumot nag-agree tayo at the start, tapos pag may bagong facts na, kakapitan pa rin ba natin yung mali? Sabi ni Ma'am Karen, may kakilala ko taga amin sa probinsya ng Cebu, naghahakot ng kahit mga 20 lang, pero solid. In support sa Feb 25 rally sa Plaza Independencia. Di patitinag kahit may Gwen pa yan. Ay, against ba si Gwen? Duterte pa rin. Hashtag we deserve better. Galit na galit rin mga Bisaya at handa na rin lumabas sa mga bahay nila. Saan humuhugot ng apog si E at nasa relief goods ang pangalan niya. Si Digong nga DSWD na nasa boxes label OFW from UAE. Thank you, Ma'am Karen. Sabi ni Ma'am Danielle, sobrang taas ng business tax ngayon at mga bilihin. Kasi bumabalik na naman po yung mga exemptions. Kasi hindi pa po natatanggal yung mga exemptions. Sabi ng Pangulo, ituloy daw natin yung healthy debate na yan for an informed citizenry. Ang hindi niya sinasabi ay ang magdidebate lang doon sa CONAS, yung mga kongresista po ang makikipagdebate. Hindi po tayo. Sabi kasi ni Danya, ni Simben.
Simbian. Ay, naku, nawala. Anyway, sabi ni Well Falks, Senator Angara says that by October, the people have a great idea about the changes on Chacha. What does that even mean? The people will have a great idea. Did he actually say that? You know, Sunny's a friend of mine. Huh? We went to law school together. Hindi kami classmates. Ahead ako sa kanya ng 2 years. But I was debate captain. He was a member of my debate team. So I don't think he would have phrased something like that. It has to be clearer. Ah, that's the purpose of our intellectual exercises daw, to understand Chacha. Sabi ni Leo, para tayong nasa dead end, na wala tayong magawa. Ay, naintindihan ko yan, Leo. Kontrolado ng mayayaman at mga politiko ang bansa, sana may paraan pa. Alam ko yung sinasabi mo. Maraming salamat, Leo. Ang ganda ng pagkasabi mo, ang linis. Tama po kayo, may mga paraan pa. Hindi pa natin maaaring i-discuss ang mga paraan na yon. Gayunpaman, mahalaga na kilalanin natin yung sitwasyon natin, intindihin natin kung gaano tayong hinahawakan. Alam mo kung anong tawag dito sa nangyayari sa atin ngayon? It's called the illusion of choice. Pumupunta tayo, nag-e-elect tayo, pumupunta tayo sa election natin. Pero sa totoo lang, may choice ba tayo? Ang daming hindi kayang tumakbo. Ang daming mabubuti ang puso pero walang pera. At dito, marami sa mga may pera, hindi naman exactly legal ang pinagkuhaan. Hindi ko sinasabing lahat ng taong mayaman ay kriminal. Hindi naman totoo yun. Pero, anong gagawin natin kung ang mga taong may pera ay mas maraming opportunities? Sabi ni Ray Christopher, call out for people power, yan ang paraan. May ice yung ininom ko, sorry. Tama kayo. By the way, a call for people power is legal. Ha? Kaya sensitive din ang Pangulo natin. Kaya nakita mo dun sa ano, sa speech niya, di dapat malamig ang ininom ko. Dapat dun sa speech niya, maliwanag na conscious siya dun sa mga panawagan na gayon. Kaya nga sinasabi niya, walang right to rebellion. Hindi lang po iniisip niya yung paghihiwalay ng Mindanao. Kasi sedition po yun. Walang right to rebellion, which is the raising of arms against the duly constituted government. Hindi, conscious siya. Tamang-tama rin, marami rin clues dyan na umiikot nga ang ilang mga representante ng Pangulo sa ating military. Totoo ang balita. Siya mismo na ang nagpapahiwati. Sabi ni GCO, daming tao siguro di sanay sa ex-president na still vocal sa current events ng PH. Okay. Ay, nako. Alam ko kung saan galing yan, fake news, kaya tanggalin na lang yan. Sabi ni Mark Marvin Adula, naghahanda na sila for parliamentary. BBM as head of state na lang, then Tambi as head of government. Kaya weak leader. Aray. Sabi ni Bethel, ang sakit po pa niyan. They think that the Filipinos are so stupid. Biruin mong pera ang inuumang nila para isulong ang gusto nila. Ang sakit kasi attorney na ganun kaliit ang tingin nila sa Pilipino na kung tutuisin, ipinagsisilbihan nila. Maraming salamat sa inyong napaka taimtim na komento. Sabi ni Joey, allowing, ang tatalino niyo, grabe, foreign ownership of land will crowd out local investors. Totoo yan. Hindi, wala nang, tama kayo, wala nang even playing field. Ang problema kasi natin ay bulag na bulag, masyado silang silaw na silaw, sorry not bulag, silaw na silaw doon sa sa foreign direct investments. Bakit? Meron ba tayong capital flight na kailangan natin ipasok ng dolyaris dito? Oh, well, we need that. Pinakamalaking nagpapasok ng dolyaris dito, hindi mga negosyante, OFWs talaga. Pero bakit kailangan nila yung mga foreign direct investors na yan? At bakit parating may usapan ng property?
sino ba ang pinakamalalaking landholders dito? Sino ba yung kaliwat kanan makabili ng lupa? Ay, nako. Alam mo, Lovefinity, when you call out for a secession, that's sedition. Sabi ni Luis, mukhang alam talaga ni BBM yan. Lahat ay, at pagtingin nila na negative at ayaw ng taong bayan ang ginagawa ng Alipores niya, eh, nag-neutral si BBM na parang okay ang lahat, kaya no talk at all. Sabi ni Sauro, pwede po kayong tumakbo at si Sas for Senator this 2025 para magka-boses talaga tayo. Hindi ba may boses na tayo dito? Sabi ni Ma'am Karen, may namatay na naman na NPA sa Leyte. Kaninong distrito yan? Alam nyo na. Kung ano-ano kasing selfish ambitions ang inaatupag. Pera pa ng taong bayan ginagamit sa pagpapabango ng pangalan. Buti sana kung own funds niya pero ineffective naman sa sinasakupan niya. Kaya sa Leyte pa lang, di na makapasa yung federal na mukha hinidigong because of this politician. Puro pa pogi, scam naman ginagawa, making people ignorant. Well, mas matalino critics kaysa sa kanya. Ngayon, sabi ni Amir, ginagawang subdivision ng agricultural land. O may narinig ba tayo sa DA, sa dating kalihim? Sino yung may puot? Sabi ni Kamote Trader, salamat dito sa comment. May FDI tayo, hot money nga lang. Ano yung labas-pasok, magtataya, tapos lalabas ulit. Yung mga long-term, ayaw sa Pinas kasi unpredictable tayo. Tama yan. Thank you, Kamote Trader. Ganito po yan. Marami akong mga kliyente na foreigners dito sa mga ano, sa mga export processing zones natin. At ang sabi nila, noong time na yan, noong ano-ano pa to, yung sabi ng isa, kasi abogado ako nung mga ano eh, nung mga may kasong kudeta noon eh, sa Makati. Sabi niya yan sa akin, kasi kailangan ko ng witness eh. Kaya, dahil, yung, sabi ko, ano yung repercussions para sa inyo nung upod? Sabi niya, maliit na bagay yung upod. One day, tapos na. Mas malaking bagay para dun sa mga foreign investors, yung fiasco. Bakit? Nabigay na yung kontrata, ginagawa na, o inuumpisa na. Tapos biglang pinatigil daw ng Korte Suprema. Sabi ni foreign client, yun yung unpredictability. Sabi nila, corruption? Kaya namin tisin yan. Basta predictable. O kunwari, apply kami ng ganito. O hihingi ng lagay. Basta predictable yung lagay, babayaran nila yun. Ang ayaw nila, yung corrupt na umaanda na tapos biglang hihingan ka, ay, kailangan protection money. Yan, ayaw nila yan. So, it isn't so much the corruption. It is the lack of predictability. Tama kayo, kamote trader. Tingin ko hindi kayo itong kamote talaga. Ano yung sinasabi na, ano, na hawak ni Sas? What info? What are we talking about here? Out of topic na naman po ba tayo? Sabi ni C, yung mga investments na yan, sila lang ang nakikinabang. Pwera lang kung investments sa Turon, Isaw at Lugaw. Anong pinagkaiba ng CONCON at CONAS? Well, ang Constitutional Assembly ay yung mga kongresista at senators ay uupo, ay sorry, Constitution, Constituent Assembly. Uupo sila, sila na po ang magiging Constitutional Convention. Sila na po ang magde-decide at magde-debate kung anong babaguhin sa saligang batas. Ang Constitutional Convention, ini-elect po yung uupo. So, hindi sila yung mga congressman o yung mga senador. Ang
ibang mga, iba ang tatakbo para doon. Ang sole purpose nila ay bilang representante ng mga tao, I suppose by the same congressional districts, para umupo at sila po ang mag po-propose at makikidebate sa mga pagbabago sa saligang batas. Sabi ni Yen, kasi sabi ni Senator Robin, magastos daw po CONCON kesa sa CONAS. Mahal na mahal ko yan si Senator Robin ha, pero hindi ako agree sa kanya. Bakit naman tayo titipirin? Magkano ang nilalaan? Magkano ba yung ginastos? Kung talagang iimbestigahan natin yung PI na yan, magkano ang ginastos nila? Pagkatapos titipirin tayo, ang laki na nawawala sa atin sa korupsyon. Tapos titipirin nila tayo sa saligang batas. Ano? Babawasan na naman tayo ng isang na namang pagkakataon na ang taong bayan yung tunay na marinig. Kung sa bagay, baka sabihin nila, hindi kasi yung mga oligarchs pa rin ang magde-design yan. Hindi, yung mga pamilya-pamilya din ng mga politiko na nakaupo, sila din ang tatakbo. Yung mga ano pamilya nila na hindi at the time na nakaupo. Fine. Ganun pa rin. Bakit itong mga kongresistang itong uupo? Eh, kung gusto nila magpatakbo ng kanilang mga kamag-anak, digmastos din sila. Ano ba? Sa 1987 Constitution, wala po. There's a Constitutional Commission. Revolutionary government po yun. At wala pa yung 1987 Constitution. So, yun. Commission po. Sabi ni Lolo Matt, maits. Globalization na kasi ang government, kaya lahat lupa at business gusto na rin nilang ariin. Agenda 21 ng UN nangyayari na world, one world government. Sorry, I keep drinking. Sabi ni C, yung mga investments na yan. Ay, nabasa na pala yan. Sabi ni June, kaya pala gustong-gustong papasukin ang mga foreigner ng mga kongresista kasi nagsawa na sila sa peso kaya dolyar naman ngayon ang kanilang target na ibulsa. Sabi ni Nansky, CONCON is the best way to do it. Titipirin ang pagbabago sa saligang batas pero may 500 billion na ayuda just to propagate themselves. Sabi ni El Daitera, grabe talaga pati oligarch kung di nila kauri at di sila kasama, di nila pinapapasok para mag-invest. Ano daw? Next. Bakit po takot ang Senado sa Chacha? Argon chemistry makes a question with an invalid antecedent. Sino may sabing takot ang Senado sa Chacha? Ang ayaw nila, yung pagbabaliwala sa kanila. Gawing inutil ng Kongreso ang Senado doon sa People's Initiative. Hindi po takot sa Chacha. Ayaw nila yung People's Initiative Amendment of Article 17 na voting jointly at the call of either the Senate President or the House Speaker. Thank you kay Nonoy sa Roses. Thank you din dun sa nagpadala ng kape. Ang cute dito sa TikTok, kami coffee eh. Sabi naman ni... Ano ba ito? MJ Rich, wala namang matitinong politiko sa Senado at Kamara. Actually, Kamara means chamber. Sabi, walang naniniwala sa kanila kahit sa CONASPA o Chacha pa yan dahil sa concurrent resolution number 10 na wala ang tiwala ng taong bayan. Sabi ni Clifton, bakit parang ang lambot ni BBM parang laging lutang?
So, eh, uy, ano yan? Yung may heart. So, thank you kay Miawi eh. Curious lang ako, kaya ba ma-influensyaan, kaya ba ma-influensyaan ng politiko ang Korte Suprema? Alam mo, I'm the wrong person to ask. Kasi as lawyers, we cannot cast aspersions on the Supreme Court. So, my answer would have to be a compelled yes. Hindi po. Sabi ni Coco Marvin, kahit all caps, babasahin ko to. Kayo pala abogada ni Latrillanes noon. No! Ang abogado ni Latrillanes, si Pineda? Sino pa ba? Si Naray Robles. Ayan. Meron isa pa eh. Asawa nung ano, taga-Ateneo, no? Hindi po ako. Abogado ako ni Nick Findon. So, hindi ako abogado ni Latrillanes. Please lang. Don't put words into my mouth. So unsanitary. Sabi ni Bicolanong makulit. Bicolanong makulit. He doesn't care about the welfare of the Filipino people. Tumakbo lang parang kabalik sa power. Now start na sila ng political vendetta. Sabi ni Eden, tinatanong lang kayo, minsan masyado kayong defensive. Sino yung tinatanong? Pinagsasabi nito. Who's asking what? Walang antecedent yung sinasabi niyo. Hi Ian, sabi niya, hindi rin masisisi na hindi tayo maniwala kahit sa speech man lang niya kasi may history na din siya ng iba ang gawa sa salita at pangako. Ako personally, hirap na magtiwala kahit kanino sa admin na ito. Sabi ni Ma'am Iring, good morning, watching from Vancouver while having coffee. Ay, naingit ako sa kape. Sabi ni Cleofer, basta from the start, parang ang linaw na ang PI ay initiated ng camera at speaker kahit di sila umamin kolektahin ng mga balita. Oh, by the way, that reminds me. Ang bagong linya ng mga trolls ngayon, na wala naman daw ebidensya during the Senate hearing na ang camera ang nag-umpisa. Wala naman daw ebidensya during the, ano, na si Senator Amy pa daw ang umamin na walang ebidensya. Samantalang ang linaw-linaw na sinabi ni Senadora na ang halata nyo naman, kitang-kita naman. Sabi ni Coco Marvin, hindi na siya nag-all caps. Ay, okay po. Thanks for clarifying it for us. Narinig ko kasi kanina na sabi nyo abogado kayo ng Magdalo. Ay, hindi ko sinabing abogado ko ng Magdalo. Abogado ko ng ilang mga nasa upod. Iba po yun. Hindi kasi necessary, hindi nag-Magdalo or hindi nagpapa-associate si then-Captain Findon sa Magdalo. Sabi ni Ma'am Norma, alam ko ito yung fix, di ka mo ipagtatanggol ang tulad ni Trillanes na talo pa asong ulol, you're so talented and smart. Hindi naman po. Hindi ko rin talaga sila type. But to be fair, they never asked me to represent them. Si Nick Findon lang talaga at saka yung ilang mga Marines na nasa upod. So, panala naman po yun. Nakabalik yung karamihan. Si Captain Findon, siya po ay nag-amnesty. Pero yung mga nasa 2006 and 2007, absuelto po lahat ng kliyente ko. Sabi ni Tatay Strauss Fernandez, when a clown moves into a palace, the clown doesn't become a king. The palace becomes a circus. Yikes. Ganda. Sabi ni... Ay, nabasa ko na pala. Sabi ni Ma'am Victoria, oy ha, mga YT viewers, no all caps. Pag may all caps dito, papagurgur ko kay Ma'am Shi. Grabe naman si Ma'am. Ang seryoso natin ngayon ha, konti lang talaga yung nagpapatawa dito. Kasi medyo, in fairness, medyo seryoso kasi yung speech. Eh. Sabi ni Ma'am Pinay, not Magdalo as naging lawyer si Attorney Pix. Kay Captain Findon lang. Sabi ni Sweet Lavender, hello po, thanks sa mga kaalaman tungkol sa mga laws at tungkol sa constitution natin. Watching from Israel, uy, I hope you're safe, ha?
Ay, kay Ma'am Peachy, sabi niya, sorry late at dahil ang daming ginawa. Happy Chinese New Year. Ay, hindi ko pa pala na kayo nababati. Kagabi nagbati ako. Pero, Happy Chinese New Year. Hoy, patshot. Sorry, hindi ko makuha talaga yung ano. But I try. Sabi nila sa China ako, tapos ginagaya ko yung mga salita nila. Sabi, nakukuha ko naman daw yung accent. Hindi ko lang mabilis ma-recall yung mga phrases. Hi! Sabi ni Jake Jake, live na live po dito sa Jeddah, KSA. Kong Hai Fat Chai. Sabi ni EJ, JTSS, di naman sa kanya ang perang pinambili ng ayuda sa mga tao, pero maapaw sa kakapalan ng name niya doon. Yun nga eh, no? Nasanay na rin tayo na DSWD lang yung nakalagay, di ba? Pwede rin naman nilang sabihin na from the Congress of the Philippines. Yan. Yung ahensya. Sabi ni Patato Tini, sa pag-abogado niyo ba sa ilang ukod mutineers, lumabas ba kung sino ang godfather nila? You know, I can't answer that question either with a yes, no, maybe nothing. I cannot answer that. Kasi that's covered by attorney-client privilege. Not even whether or not we talked about it. Sabi ni Red Martian, walang problema sana ang extension of power kung si PRD, oy, ang uupo, kaso ramdam na ramdam. Kasi ramdam na ramdam. Pero kung si BBM na mag 2 years na eh, wala man lang nararamdaman, eh huwag na lang. Thank you kay MJ Rich para sa super sticker. Sabi ni Cleofer, December 2023, sinabihan ng kamera ni Amy, huwag niyong ipilit ang tsa-tsa dahil wala o hindi priority ni PBBM. Ngunit ipinilit ito ng congressman o speaker na itutuloy namin sa January 2024 para matuloy idaan natin sa PI merong copy dyan 24. Oh, si speaker mismo nagsabi. So, sabi ni Cleofer, napakasinungaling lang at nung ilang mga okay? Totoo naman. Thank you kay Tonyo, 123, new follower daw siya. Maraming salamat po ah. Sabi ni MJ Rich, ay hindi ko alam paano ipanansi. Bok mani bado side tayo. Tonal din po ba ang Korean? Kasi ang Chinese tonal eh. Sabi ni Ma'am Bicola ng makulit, thank you sa ganitong topic, daming natututunan. Parang nasa classroom lang, nakikinig ako, ears and eyes wide open. Okay, o, ibang mga katanungan naman for a few minutes bago tayo mag-close. Haba naman. Sabi ni Gibo, goal, mas maganda pala ang kon-kon kasi pwedeng maglagay ng talagang magagaling sa batas ang pumasok. May chance. Well, posibleng anuhin pa rin, umariba pa rin ang mga oligarko at ang kanilang mga backer at ang mga backer ng ilang mga politiko. So, hindi natin maiiwasan na posible pa rin yun. Bakit gustong-gusto nilang baguhin ang ating batas? Ano po ba pakay nila dito? Para sa akin, i-assume natin yung worst. Kasi pag saligang batas, hindi natin basta-basta maibabalik yan. Tingnan nyo, ang hirap ng baguhin ng saligang batas, di ba? O pag nag-succeed silang baguhin yan, tapos nagkamali pala tayo, paano natin ibabalik? Hindi ganun kadali. So, ako ina-assume ko na mayroon talagang issue. Meron silang agenda dyan. Okay. Anong gamit kong foundation? NYX, NYX. Bakit? O kailangan kasi otherwise kitang-kita yung ano dito. Nakikita nyo pa ba? Ang galing ng NYX talaga, totoong super coverage. Pero, nagbe-base foundation, at nagbe-base din ako ng sunblock, ha? Sabi ni Ma'am Irene, my boss is Ukrainian and we always talk politics. It seems like what happened to Ukraine is the same direction the Philippines is heading to with this kind of leader. Sabi ni JTS, UN's Khan is sundalong Khan's fave now. As if naman hindi alam na feeder nila ng info ay makakadiwa. Sabi ni EJ, anong say mo sa pag-disagree ng Bangsamoro sa One Mindanao? Karapatan nila magsalita at magpahayag. So, hindi naman natin ini-expect na mag-agree sila. Lalong-lalo na, like I said, ang background kasi ng Bangsamoro ay itong, that's autonomy.
And autonomy is the precursor to federalism if doon yung gusto natin. Pero kung ngayon pa lang hirap ang paandarin or to make it successful, then how can we make full federalism successful? So this was actually our baby steps towards that. That might be the reason na gusto nila munang palawakin yung kumbaga, kakaupo pa lang sa Bangsamoro eh. So, hindi pa ito nabibigyan ng pagkakataon to work. Sabi ni Wolf, pwede kayong gumawa ng batas na death penalty. Meron na po tayong death penalty dati. Tapos, upon the urging of then-President GMA, pinatanggal. Pinabahan yung mga congressman eh. And remember, she had to play nice with so many other politicians. Sabi ni Proud Pinoy for Life, as a Filipino citizen, can we perform a citizen's arrest on politicians who are caught doing something illegal? On any person doing something illegal, but it must be in the act. Kung kailangan pang basahin, kumbaga, kung kailangan pang kilatisin ang ebidensya para malaman if a crime had been committed, hindi po maa-arrest yun. Kailangan mag-file ng complaint. Sinong mayor ang kumakampi sa Israel? Sabi ni Mervin, kamusta na po si Thinking Pinoy? Hindi ko po talaga alam, hindi kami nag-uusap. Sabi ni Salvi, nabudol na nga tayo, mabubudol na naman tayo uli ng PI. Sabi ni Hidar, bakit walang nakakarinig sa both Senate and HOR sa panawagan? Hindi, may nag-react ng mga kongresista and SOCMED about liquidation of receipt. I would assume na nagbibigin-bigihan na lang sila sa ganyan. Bakit tinatanong pa yan, sir? Obvious naman. Sabi ni C, delikado baguhin, baka sarswela lang yung mga investigasyon at debate. Nasa public lang ang pag-asa na matigil. Sabi ni Ma'am Pinay, soundbite worthy bang bakbakan ng Senate at HOR ngayon? Hindi, mukhang pikunan lang eh. Sabi ni Ma'am Karen, so dinideny na naman ng trolls na Congress pa kana ng PI. Alam nyo sir, Egg Hunter, mahina recruitment nyo sa trolls kasi sobrang baba ng IQ at ang lala ng argumento. Sayang pinapasweldo, ngunit masaklap kasi pondo din ng bayan pinapasahod sa mga ganyang nilalang. Di na lang maghanap buhay ng marangal, ganitong low quality politician na lulugmok sa bayan, samahan pa ng mafia ang galawan. How can we ordinary people demand for a drug test for the president? Like I said, demand to know the true state of health of the president. Kasi yan po ang nakalagay sa saligang batas. Kailangan transparent, kailangan may gumawa ng report. The cabinet has to make a report on the state of health of the president. So, ang problema natin sa mga ganyan, eh siyempre, sino bang nag-appoint ng gabinete? Bakit, ano yung reason kung bakit nila i-re-report yung tunay na state of health kung sakasakaling wala nga sa, may health issues siya. Pansin ko sa Senate at Congress, di sila nagkakaroon ng enough communication. Alam nyo yan, hindi masusolve ng enough communication yung ginawa ng House. They're trying to phase out Senate. So, this is a fight to the death dapat. Kasi it's the survival of the Senate that's at stake. So, it's not about communication. The House is striking at the heart of the Senate, at the existence of that. So, tingin ko dyan, bakit? Ay, hindi kulang lang kayo sa hindi kayo nagkakaintindihan. Hindi po, maliwanag kung anong punterya ng House. Dapat nakinig kayo dun sa mga sinasabi ni Kong Marcoleta nung nag-attend siya ng hearing. Sabi ni Proud Pinoy for Life, if anyone tries to arrest FPRD, since it is illegal, as a Filipino citizen, can we arrest them via citizen's arrest? Yes, but I don't suggest it kasi magulo po yan. Wait. Mali answer doon. The determination of whether their arrest is illegal or not needs to be determined by a court. Kasi legality or illegality yan. Hindi yung kunwari, may nakita ka, kinikidnap. Ngayon, kung kidnapping yan, pwede ka mag-intervene.
Sabi ni Chester Kayanan, sana po ay tumakbo po kayo sa site. We deserve good people like you in government. But don't I deserve to stay here also? Sabi ni CG, dapat talaga may delikadesa ang mga nakaupo sa gobyerno para nagagawa nila yung tama. Ah, problema yung iba talaga, di maasahan mo eh. Bakit minute yung Rose? Ah, Rose yung pangalan. Akala ko yung pagbibigay ng roses. And last few questions. Hi kay Ma'am Angeli. Sabi ni JTS, bago sila mag-PI, solusyonan nila itong mga tumataas na presyo ng mga bilihin. Asa na yung bata, mga batas? Legal framework po ang kulang dun sa renewables, kaya po mabagal. Eh, mukhang hindi po yata nila priority na pababain ang presyo ng kuryente. Sabi ni Ma'am Bicolana, dati po may nag-recruit sa akin para maging toll ng mga pulahan. Provided nila ang isang laptop at isang phone with 12K monthly allowance, I declined the offer. May prinsipyo pa naman po ako kahit paano. Sabi ni Ma'am Ireng, I prefer attorney to be here so Filipinos will learn a lot from her. Well then, you have an obligation to like and share. Sabi ni Damon, napansin ko yung IT, magkalapit sa IT ng mga tools. Ay, call center sila. Okay, so they can afford the electricity, di sabi ni Shodab, Sojadab. Tama ba yan? Because they can afford the electricity more than we can, so they don't care. Sabi ni Ma'am Maria, good evening, you're correct, walang kwenta ang pamumuno sa gobyerno. Sabi naman ni Red, since may first-hand experience ka sa government, bigyan niyo naman kami ng idea kung marami ba talagang maaligid na langaw sa presidente. Nung una, hindi eh. As far as I know, kasi nga, iba naman yung palakad nung nandun kami. So, I don't know yung present. Marami akong naririnig at sinasabi din ng mga kaibigan natin na nasa loob pa na pag sinabi ko to, eh, baka masibak ako. Ay, sila pala. Nasibak na pala ako. Okay. So, dahil ganyan, yun nga, it's possible po. Yun lang po ang kaya ng, kung sabihin, based on my sources. Sabi ni Cleofer, dapat i-edge bago mag-PI, mag-educate ang mga non-lawyers kung anong kaibahan ng revision, amendment, dami kayang mga congressman, puro forma. Sabi ni Maria May, do you know Shelo Magno? Well, I read about her. She was an undersecretary at the DOF. Yun lang po. Hindi ko siya kilala personally. Bakit po? Sabi ni Ma'am Stormy, yung Maharlika fan at ICC, ipinush, saka na lang pinag-aralan. Totoo po yan. Uy, huwag na, wala namang bastusan na ganyan yung ano, yung isang comment. Hindi ko gusto yun. Hindi, kung papansinin niyo, hindi ko pinipersonal ang presidente, ha? Well, I worry about his leadership and, you know, the decisions that he makes. But I won't call him names. Huwag naman ganun. Sabi ni Al Luderno, hindi ko maintindihan yung mga taong hindi naman nakaranas maghirap, pero nagnanakaw pa rin ang pera pa ng bayan na karamihan ay naghihirap. O nga no? Sabi ni Faye, kantiin lang nila si PRD, for sure maririnig nyo na si Inday. Tingin ko sa kanya, nagtitimpi lang siya sa mga issues, huwag nilang ubusin yung pasensya ni VP Inday. Sabi ni S. Macdat, may mga sikreto ka po bang negative about this government na hindi mo pwedeng ilabas? Alam nyo, that's a recipe for getting hurt. Talaga, gusto mo sasagutin ko yung tanong na yan or even indicate that there is anything? Kung sumagot ako ng oo dyan, edi bukas, makalawa, meron na akong problema sa security ko. Ano ba yung mga tanong nyo? Grabe! Jim Wells says, kailan nyo napansin mga red flags ni BBM? Kasi sa track record pa lang niya, sablay na talaga. Hmm.
nung paalis na ako, may red flags nun. Pero hindi pa ganun ka, ano. Sa totoo lang, a lot of the things that I thought were problems are easily fixable. Even now, many of them, kaya pang habulin, kaya pang ayusin. Many of them are about what the priorities are. So, alam nyo, sa totoo lang, he just needs to go back to his first sona. He just needs to go back to his campaign promises. At seryosohin yun. Kaso, parang too late na eh. Meron na siyang pinili na natatahaking landas. At hindi yan yung pinangako. Hi, K. Arthur. Uy, nanonood siya from Houston. I admire your love of country. But it's not in the same way, no? Nakikita natin may ibang mga tao talaga tulig saan, bakbakan ng bakbakan. I choose to serve my country in a different way. One, I represent military officers. I still advise dun sa ano, sa courts martial and so on. I choose conservation. I chose to save heritage sites. And heritage. I chose to study archaeology so that we can understand the distant past and deep time dito sa Pilipinas. Is BBM a micromanager? No, he is not. Sabi ni Chester, ang aga, wala pang barya. Sabi niya, si attorney po yung sinayang ng gobyerno ito. Naku, wala akong barya, sinasabi ko sa iyo. Check it, tanggap ka? Sabi ni Mervin, kahit na lumiko pa rin yung landas niya. Well, tingnan natin. Dapat kabahan eh. So, sabi ni CG, attorney, I think it's not your priority to fix things. Nararamdaman ko yan. The way things are going, it's not their priority to fix things. Yung sabi ni Pangulo, you're tampering with the Constitution to perpetuate yourselves in power. Ngayon, sinasabi nila, economic provisions lang. To benefit who? Your benefactors? The oligarchs who funded your campaigns? My gosh. I hate drugs. Sabi ni Pepper, platform is just an assumption. Plans. May iba talaga mga plano once nasa position na, do you agree? No, sir. Because he didn't just put them in his platform, he put them in his sona. And by the time nag-sona, July na po yun, nakaupo na. So by the time, nakapag first week meetings na with the agencies. So there was enough there. May plantilla, that's the purpose of a plantilla, to ensure continuity in government. May idea na siya kung ano yung kaya, ano yung hindi. Furthermore, if it was not possible, bakit walang announcement, hindi po namin kaya gawin ito. So, no sir, I do not agree. And you cannot bait me like that. Masyado akong sanay sa cross-examination para isipin ko na good faith yung mga ganyang tanong. Sabi ni 2.6B, ano ba ang special power ng isang vice president? The special power is she becomes the president in case the president is incapacitated. Hi kay Ma'am Susan Espinido. Sabi ni Joseph, baka na-intimidate sa beauty at talino. Ang aga naman. Ang aga in the year. Hi kay Ma'am Ruth, she is watching from Paris. Oh, I miss Paris. Not that I was there a long time, I was only there for 3 days. Nagtagal ako sa Lyon kasi I studied copyright. Ano lang, 1-2 weeks. Sabi ni not well but fine. Ma'am, nakailang beses na akong balik sa live mo tonight. Binablock yata ang views. Ay, ganun ba? What do you mean? Binablock yata ang views? Paano po nagagawa yun? Kailangan ng Pilipino ang gaya ni attorney. Samahan nyo nga ang mga Duterte. Yan
nandoon naman ako, kasama, sinasamahan ko naman sila. Kahit ordinaryong munting-munting hampas lupa lang po ako. Para dun sa mga ano, nahihirapan sa TikTok, masakit man sa loob ko, pero pwedeng panoorin sa YouTube at saka sa Facebook. Sinasabay-sabay ko yun. Wow, 6 times na! I'm so sorry, I don't know what to do. What do we do about that? Sabi ni Duterte, defender and supporter, if PBBM is fulfilling his campaign promises, do you think he deserves to stay? And there's no other reason for him to be removed from the presidency. Dalawa yan, di ba? There were several reasons that are given. It's not just the campaign promises. It's the insensitivity to people's concerns. Part of which was in his campaign. So, okay, let's start with the campaign promises. Rice, energy, transportation, and so on. Let's say may mga environment. Okay. Pero, kung hindi, one, hindi na nga niya tinutupad yan. Number two, may mga ano pa eh, may mga gaslighting pa eh. Yung mga ganyan, ng mga, oh, patitigil ko ang PI, oh, ganito, oh, okay na tayo. Ek-ek growth, ek-ek bumaba ang ano, ang inflation. Really, but are we okay? It's that. It's the parties. It's the concerts when so many things have not been done. It's this, the constitution, the attempts to, you know, at the start of his presidency, and I am the witness to this, he said very clearly, that is not a priority. Bakit ngayon? Let's let it take its natural course. Really? It's not a natural course. It's unnatural. The people didn't just wake up and say, tara, baguhin natin yung constitution. Let's give more power to Congress so they can leave the Senate behind. Talogo, kailan natin hiningi yun? Sabi ni Ma'am Stormy, ibig sabihin po ba na kaya walang pakialam si PRD sa kanyang VP dahil nonsense sinasabi, unlike kay VP Sarap, wala pang ginagawa, takot-takot na sila. Umpisang-umpisa pa lang. May beekeeper ba ang Philippine government assuming you watch the movie of Jason Statham? Not yet. Ay! At alam ko yung part na hindi ko pa natatapos actually, natulog ako. Foreign policy is the worst, sabi ni Arnie Curtis. Oh yan, I agree with that. Ginagawa tayong military base. It endangers the people. Ito, sabi ni Ma'am, ay, hi kay Ma'am Karen Catherine, insensitive, sabi niya. Sabi ni Ma'am Karen, gaslighting sa ICC at PI, talaga namumuro na sa akin yan. Si Ma'am talaga. Yung kakilala kong milyonaryo hinihingan sa CPR ng mga gamot para ipamudmod sa mahihirap, gamit daw PCSO, donations, habang si Lone Better pasarap. Sobrang scamming, diba? Sa loob ng mahigit na isang taon tinalupa ng admin na to, kagagawa ng yellows. Sa ilang dekada, Guinness World Record breaking. So nakasalalay din sa appointed na cabinet member at wala talagang panama sa demand ng majority na sure ako if I will ask every Filipino right now. Galing di ma'am? Okay, last. Sorry, napatagal na naman ako. Light moment. What do you do to de-stress? Vacay, nails, shopping, food? Good po. Good that you're pretty. At di ba, iniinsulto nga ako. Tinatawag akong kung ano-anong pangalan ng mga pangit na artista daw. Ako yun! So, kahit kinuha nila yung kay Maharlika, pero si Maharlika at saka ako magkaibigan na. And she doesn't call me that anymore. So, hindi ako pretty, ma'am. Ano lang siguro, halfway decent. At saka one of these days, aabutin ko na talaga yung laskin. Pero maano ah, matagaan, maano, daming gagawin. Okay, for de-stressing, sige, last two na lang ah. What do I do for de-stressing? Let me see, I read, I watch, I watch Netflix, I go shopping. Nakakahiya! Pero hindi shopping basta sa mall, no? Mga favorites ko, of course, Divisoria, Quiapo, Arangque, to look at the pets. Central Market, ano pa ba? Ongpin for the food. Minsan nagkakape ako and it makes things worse. Hindi po, I don't do my nails. Tingnan ninyo, my nails are horrible. Pero kasi sensitive yung hands ko. So, hindi ko kinakaya yung pag nininipar nila. Yung ano ba to?
yung cuticles, they either bleed or masakit sila ng matagal. So, mababaw. But my pedi, yes, not money. I can't believe I answered this, pero yeah, pero hindi ma'am, hindi po ako pretty. Hindi talaga. Ano lang yan? Ano lang? Ilaw. Maswerte ang maganda yung ilaw. At saka pinabaho ko talaga yung lights, ha? May ano talaga yan. Kanino po kayo nagpa-laser? Tanungin ko muna kung pwede ko sabihin. Ano ba yung pangalan? Yeah. Si ma'am. Tanungin ko muna. So next time. Kasi baka isipin ninyo na ini-endorse ko siya. Eh, papaalam ko muna sa kanya. Chocolate. Yes po. Part ng diet, chocolate. But you have to watch your sugar. Ano pa? Mag-shots. Yung shots ko, yung turmeric shots. Okay? So, sabi ni Ma'am Marilu, opo, totoo yan. Before nag-unfollow ako kay Maharlika dahil sa sinasabi niya sa'yo, okay na po kami. And never naman ko inaway si Madam. Dahil naiintindihan ko, dahil sa pagmamahal niya sa bayan, she was acting on whatever information she had. And now, mas informed na siya. And so, okay na kami. Shopping sa Watson's. Actually, shopping sa Shopee. Hi! Sabi ni Kaval, di ba kambal kayo ni Chrisette? Paano mangyayari yan? Mas matanda ako sa kanya. Over ka. At saka bakit ganun kayo? Lahat na lang kamukha ko. Kamukha ko si Chrisette. Kamukha ko si Joey. O sino nang susunod? Grabe kayo. Yung mga trolls, ganun din. Kamukha ko si whoever. Hindi ko sila ibibigyan ng dignidad. Collab soon with Madam Maharlika. Pag nagkaano ka, pag nagkataon, oh, maganda nga yun. Sabi ni Ma'am Ed, as a busy housewife, I was never interested in politics, but with your interesting and informative point of view, daily listener na. Ay ma'am, maraming salamat po. Housewife din po ako dati. Dati, a long time ago, in the age of dinosaurs when my kids were young. Okay? Tapos noon, the kids were in school, I went to law school. So, ayun. Kaya, there was a time, at naaalala ito ng mga, ano, ng mga kaklase ko, mga kabatch ko. Minsan, yung mga bata, nasa kasama ko sa library sa law, College of Law sa UP, nag-homework sila, tapos ako nag-aaman. Tapos, ano, dun sila dinadrop off ng school bus nung times na wala po akong, ano, wala po akong makakatulong. So, yeah, we went through that. My kids went through what I went through in law school. Bayaning Pinoy, sino yung favorite blogger mo? Zenji says, maganda ka po at matalino na, at wala pong barya. At kay Attorney Osama Ahmed, lalo ka po maganda sa paningin niya. Ano daw? Hi! Kamusta na Cosme General Macanas? Hindi ko po hawak eh, so titignan natin. Tingnan ko pa, kakamustahin ko po siya. Okay? Yung rally ba sa Cebu, open invitation yun? Kasi nahihiya po akong pumunta. Kinatanong kasi ni Faye kung pupunta ako sa rally sa Cebu. Ang problema ko kasi is I don't want to go kung hindi siya by invitation. Kumbaga, tsaka para sa mga Cebuano yun. So, kung welcome po, hindi naman ako magsasalita or anything, manunood lang ako. Kasi ilalive ko para nakikita nyo din from our vantage point. Okay, so titingnan ko po kung may lugar doon para sa, I mean, hindi ako like VIP or anything, doon lang ako sa ano, kung kakayanin po. At kung open invitation po yun, titingnan ko kung kakayanin. Last, sabi ni Joey, why did you decide to take MA in archaeology? Because I was into conservation. And at the time, archaeology is the closest to studying conservation. Kasi meron mga subjects talaga that allow you hands-on conservation work. Yun nga lang, archaeology isn't just about deep time. Ha? By deep time, I mean millennia ang binabalikan. So, pero ako, I'm into historical archaeology. Mostly for the period after, before and shortly before and after Spanish colonization. Not deep time, yung time na may kultura na. Kasi nag-aaral din ako ng kultura. Sabi ni Ma'am Gina, please go kasi sa'yo kami makiki-update. Eh kasi sa totoo lang, being there and watching, minsan mas maganda yung watching kasi mas malinaw. Kaya minsan hindi ako pumupunta kasi I prefer to watch it online. Sa totoo lang, mga madam.
Sabi ni Leo, pwede po ba ibigay sa inyo yung mga naipon kong euro coins para may pambigay kayo sa mga compliments? Panalo ko po yun sa Tongkits. Grabe kayo. I think that's a sign. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa ano sa ating live ngayong araw na ito. Maraming salamat sa anak. Napatawa niya na naman po ako. Salamat po sa pagmamahal, sa mga dasal ninyo, na-appreciate po namin yon. Maraming salamat sa mga regalo dito sa TikTok, sa mga ano ba to, super chat at super sticker galing kay Joey, kay MJ Rich, kay Proud Pinoy for Life, kay Duterte Defender. Maraming salamat din po sa lahat ng nagbigay ng stars sa FB, sa lahat po ng nagpa-member. O guys, huwag pong kakalimutan, may membership po tayo dito sa YouTube. Meron din na pong subscriber sa ating Facebook at meron din po tayong ano, dito at subscribers din po sa TikTok. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko minsan nauubusan ako ng words para dun sa thank you. Pero I always appreciate every night, every day na nakakapag-live at nakaka-interact ako sa inyo. You know, I'm severely, severely introverted. So, totoo lang. This is real connection for me. Ito po ay ano, paraan para nakakausap ko rin po kayo and I can break out of my ivory tower. It's really ironic that, you know, that I love words, I'm good at communications and all that, pero very, very severely introverted pagdating sa personal relations. So, on that note, thank you for being here. Thank you kay Luli X, bagong member siya sa YouTube. Thank you very much. Good night, and we'll talk about, ay, para dun sa mga gusto ninyong topic, kasi hindi naman pwedeng current events parate, we can talk about something else, lagay niyo lang po sa comment section ng next topic natin, sa Facebook, whatever, sa comment sections. All of you, dito sa ano, pwede niyo rin ilagay sa comment section, dito sa TikTok, on the previous video na pinost ko, and I will take into account. Aaralin ko muna syempre, no, yung iba kasi ang hirap eh, katulad nung sa ICJ na kaso. So again, maraming salamat, good night everybody.